balita, mga tol. Welcome back to my channel, Utol Jo Alano. So mga tol, Happy New Year sa inyo. Bagong taon, bagong vlog natin ngayon 2023. At sisimulan natin yan sa isang matinding putukan. Pero mga tol, hindi pa putok ha. Mga baril ang gagawin natin ngayon, mga tol. Kasi saktong-sakto, yung Utol Luis Pibli natin ay magkakaroon ng grand opening ng kanyang Gunnery PH dito sa Paseo De Carmona, mga tol. At kahit ako excited na, mga tol, kasi mahilig din ako sa mga baril. Kaya naman, mga tol, papakitaan niya tayo ng mga matitinding baril, mga bala, accessories. Kaya naman, mga tol, bisitahin na natin siya sa Gunnery PH. Pero before tayo mag-start, please don't forget to like, share, subscribe kayo sa aking channel, Utol Jo Alano. And you can also follow me on Facebook, Utol Jo Alano. So mga tol, ano po pinatay natin? Let's go! Si Utol Luis Pible. Ayan ha, ang may-ari ng Gunnery PH. At mga tol, bibigyan natin siya ng JA Alcohol. Ayan ha, ng Cucumber Melon and Sweet and Sexy. Tol, uy, salamat. Ano mo, kliyente mo dito. Ang napakalupit na alcohol. Ayan. Patay. Yan na patay. Kung sa iba 99 dito, 100%. Salamat, salamat. Dito tol, lagay lang natin dito. Yan. So mga tol, interview lang natin ang konti yung owner nito, si Utol Luis. So tol, paano ba nagsimula itong Gunnery PH? Okay, nagsimula to sa father ko pa. So mga 20 years business na namin to. So 12 years ago, nag-start kami ng wife ko nung sarili namin gun store. So until now. So, ito yung pinakabagong brand. Ilan na ba, tol, ang shop mo? Lang? Yung personal namin ng wife ko, dalawa. Oh, so, wow! So, meron din kay Airpat, meron sa mga kapatid ko. So, total gun store business ng Pible, mga 8 gun store. Mga tol, ha? 8 lang na po, sobrang dami na. So, ibig sabihin mga tol, kung 8 na yan, trusted na talaga itong family ni Utol pagdating sa mga baril, mga accessories, mga bala. Diba, tol? Tama ba? So, tol, itong, kasi sabi mo nga 20 years na itong ano. So, itong shop nyo dito sa Paseo, paano ba nag-start ito? Nagpe-pray kami ni Mrs. ng another branch. Actually, mga 8 years ago, nag-branch kami sa San Pablo. Pero, layo. Naawitan ng kapatid ko na siya na lang daw doon. So, si Genesis. Genesis Pible. So, yun. Shout out kay Utol Genesis. Ito yung nag-run sa inyo, tol. Pero maganda itong spot ko ng mga tol. Kasi ito, unahan ko na kayo ha. Pag exit pa lang mga tol ng Carmona exit, ito na, nandito na. So napakadaling puntahan mga tol. Diba tol? Tama. So tol, huwag na natin patagalin pa. Shop tour naman dyan, tol! So ito yung mga unit natin. So nag-cater tayo ng almost all brands ng baril. Wow! Ito tol, ano ba to? Ano ba itong Glock na yan? Ito, Glock 19X USA. Yan siya. Wow! So, ano kulay yan, tol? Coyote tan. Coyote tan. Wow! Ang ganda. Wala ba hawakan, tol? Sige, pwede. Mga tol, hawak na tayo ng Glock. Ayan, so made in USA. Wow! Grabe. Kasi actually, tol, ako, nag-i-airsoft kasi ako. Kaya medyo may alam ako. Pero yung mga usually na mga alam ko, ito mga ganito lang yung mga Glock. Kasi may Glock ako na airsoft eh. Pero parang pareho-pareho pala siya, no? Pareho-pareho. Pareho-pareho sila. Grabe, oh. So itong mga, itong ganito, tol, kasi made from USA siya. Paano bang setup nun, tol? Talagang ini-import nyo siya from, ano, from binibili nyo sa US, may supplier kayo dito. Ganon. So may importer niyan yung nag-glock ng mga pistons. So pagdating dito, kaming mga dealer yung nag-deal sa kanila. Oh, agaan pala nito, tol?
Oh, kasi walang bala. Ah, so pag wala pala siyang ano, parang wala. Polymer. Oh, ah, polymer. Diba ganito pala to, lo? Mm-hmm. Akala ko dati, bakal din to. May polymer na rin pala. Oh, galing. So, eto tol, yan, meron ka USA. Ano pa ba meron mo dyan, tol, na... Ano to? Sisi. Anong bansa pa? Ito yung ano... wow, parang astig to. Astig to. Sisi. Ayan. Sisi. San made to yan to? Naman, Czech Republic. Czech Republic? Ah, kas naman. Ah, ito tol, napuntahan ko na to, Czech Republic. Maganda rito. No. Wow, ang bigat. Mga so yan, competition gun naman yan. Ah! Standard minor. Wow! Bakit ba tol? Pag sinabi nating competition na... Na gun. So, na gun. Ginawa talaga to for competition. Mm-hmm. Kasi, di ba, for example, ito, polymer to, magaan to, usually yung mga bumibili nito, pinangke-carry nila. Oh. Carry pistol. So, carry ito pistol. Naman, competition pistol. Mm-hmm. So, ginawa talaga to ni ZZ para ipanglaro. Oh. So, yung capacity niya, yung features niya, trigger niya, so maganda siya. Maganda siya panglaro, kaya ito panglaro. So, pag bibili ka pala ng baril to, hindi lang pala basta-basta bibili ka, dapat alaman. Oo, kung pero, saan mo gagamitin at bakit. Oo, kumbaga parang ito kasi, pang carry. Carry gun. Carry gun. Tapos ito, competition. Competition. So, mabibili. Hindi pala basta yung, oh, ito, gusto ko yan. Di ba? Eh, kung pang-competition mo pala ito, hindi ka basta-basta bibili ng pang-carry lang. Okay. Oh, at baka tol, isang trivial na yan. Galing mo tol, galing mo tol. So, ito tol, parang napansin ko sobrang bigat niya. Oo, kasi mas mabigat yung barrel, mas mabilis yung recovery ng sight. Kasi kapag pagka naglalaro kayo, time and accuracy. Oo. So, habang bumibigat yung barrel, nagle-less yung recoil, mas mabilis mong nare-recover yung sight. Mas mabilis mong matatarget yung target. So, mas mabilis. Compare sa magaan. Oh. Ito tol, parang malaki nito. Ano to? Ito, ayos to. Ito yung barrel ng kabataan natin sa Counter Strike. Talaga? B13. B13. Desert Eagle. Yun! Ay, grabe, mga tol. Ito na. Ito lang katuparan ng inyong mga pangalap. Ito na sa mga kaidaran ko dyan. Ito na yung Desert Eagle. Kaya pansin mo sa Counter-Strike, di ba? Oo. Binaril mo siya, ang bagal. Oo. Kasi nga, laki. Lakas niya. So, ayun, nabanggit mo tol, balakas. Oo. So, ibig sabihin, meron ding mga... power kada yung ordinary lakas ng kada ano. Bakit ito tol? Malakas ang ano nito? Ito ginagamit to sa mga bakulaw. Mga bakulaw. Pero lang yun. Yung makukunap. Ano siya? Collectors. Collectors. Oo. Oh. So, grabe. 50 AE. 50 AE. So mga ganito kalaki yung bala niya. Oh? Grabe oh. Mga tol, oh. Tignan mo naman sa kamay ko. Laki siya. Parang dalaw. Talagang dalawang kamay dapat oh. Grabe oh. Oh, so mga hindi pa dyan, nakakakita ng totoong Desert Eagle. Ito na mga tol. Hmm. Di ba nagka-counter strike kayo? Ito oh, grabe oh. Solid yan. Solid. Tapos ang magazine niya tol, ano rin, polymer din siya? Hindi, bakal. Oh, bakal. Oh, wow, solid. Solid bakal oh. Solid, grabe. Ayan. Ayan, so mga tol, ito tol. Dahil... medyo ito kasi parang mga bago yung design. Pwede ba natin makita tol yun? Tignan natin. Ano ba ito tol? Classic. Parang classic eh. Classic yung datingan niya. Classic o ano? Grabe. Revolver naman siya. Revolver. Ay grabe. Di ba tol ito yung usually nakikita natin sa ano? Sa mga pulis ng araw. Pulis. Oo, mga pulis ng araw. Yung mga shirt pa, mga pulis. Tsaka yung mga western na movie. Kasi lahat meron tayo. So may revolver tayo, may classic, may latest model. Ayan. So ito tol, dahil ito mga pinakita natin, parang usually malalaki eh. Yan. Meron ba dyan pang medyo pang babae? Yan, medyo pang babae. Oo. Okay. So usually pagka babae, gusto nila medyo maliit na barrel. Oo. Kasi yung grip ng babae, Maliit daw. Correct. Kaya, ito. Ano ba yung sa tingin mo pwede dyan? Grabe. Para ito, for example, itong SIG P365. Ayan. So, bukod sa maliit siya, meron siyang optic. So,
So pag may optic kasi siya, yung red dot, yun lang yun eh. Tapat mo lang yung red dot sa target. Yun na yun. Kalabitin mo, yun na yun. Sure so, ball na. Hindi kalalag yan. Hindi kalalag yan. So, ito yun. Grabe, oo nga, no? Parang ito, tol, madaling itago, no? Madali, oo. Tsaka maganda yan, magandang baril yan. Ooh. Ito, tol, saan made to? US. Sig Sauer naman siya. US made. Sig Sauer. US din siya? Mm-hmm. Grabe. Ganda yan. Mm-hmm. Oh, wow. So, ito, ito naman, tol. Mm. Made in Italy. Made in Italy? Made in Italy, ito. Arsenal Firearms. Wow! So, ito yung bagong panlaro ko. So, ito yung gagamitin ko sa competition. Oh. Ayan. So, mga tol, oh, pag gusto nyo magising galing ni Utol Luis, kasi mga tol, ito si Utol, eh marami nang naiuwin trophy to. Habol lang yan, pero matindi yan. So, ito tol, kung gusto nilang maging, siyempre, loading ka namin tol eh. Ito pala, ang dapat nating baril. Yeah. So, tol, bakit ito yung napili mo? Okay siya. May parang ano siya, no? Parang siya, ano tol, pansin ko sa kanya, parang nandun siya sa kalagitnaan ng mabigat sa magaan. Yun, oo. Oh. Parang nandun siya sa middle. Ano nga tol? Made in? Italy. Oo. Bakit, Arsenal Firearms. Bakit ito yung napili mo tol? Maganda to, less ang recoil. And then, maganda yung haba niya. So, ayan, maganda yan, basta. Tal, parang ano siya, parang optic. May takip. Optic may ganun pala yun, no? So, production optic. Eh, yun, no? O, pasilip natin sa mga utol natin, yung sight. Ayan pala yan, mga tol. Ayan ang totoo na sight. Kasi usually sa mga laro, crosshair lang. Ayan, so, ito pala, ang totoong side. Para palang ano tol, no? Parang may laser. Meron. Parang laser yung dating niya, no? Mm. Pag tinignan mo siya. Optic siya, optic. Ooh. Ito tol, yan. Mm. Dahil ito yung gamit mo, yung ganito ba, ay magkano nagkakahalaga? Yan. Yung unit nito is 120,000. Wow! Mahal pa sa motor, tol. 120,000. So tol, dito sa mga pinakita mo na mga pistol, sa mga utol natin dyan, baka pwede nating malaman to yung pinakamahal. Yeah, ano ba pinakamahal? Ah, pinakamahal dito sa mga display natin sa ngayon. Ito. Itong CZ TS2. Oh. Ay, grabe ito. Magkano nagkakahalaga to, tol? Ayan ay 195,000. Wow! 195 mga tol, parang bumili na sasakyan. Pero ito tol, sa 195,000, talagang sure ball sila dito. Oo, sulit naman yan. Sulit na sulit to. Sulit, kasi ito nga tol yung sinabi mo, no, pang laro talaga to. No? Pang competition. So tol, dahil tinanong ko yung pinakamahal, alin dyan naman dyan yung pinaka affordable sa ating mga utol na gustong pumunta dito at mag-check ng mga baril. Affordable na maganda. Wow! Tol! Iyan so, ang pinaka-affordable? Affordable to, maganda siya, hindi lang mukhang mura. Oh, pero mura lang to. Oh. Gearsan to, made in Turkey. Uy! Pero made in Turkey, pero European 20, brand din pala to. 28,000 lang yan. 28,000 lang? Mm. Oh, so mga tol, imagine niyo to. Hindi nyo akalaing ito pinaka-affordable kasi ang ganda niya. Kayo, tetan din ba ito, Tol? Tama. Tandaan natin yan. Oh, so, made in Turkey, mga Tol. Grabe, ang ganda, oh. Oh. So, Tol, ito, pag bumili ba sila dito ng, ano, ng baril, paano ba? Paano ba makakuha? Or ano ba yung mga kailangan? Napakaganda ng tanong mo. Yan. So, para makabili ka ng baril, kailangan mo ng Ltopf. Ltopf. Yun yung license to own and possess firearms. Ooh. Okay. So, sa Ltopf, nag-a-assist din kami noon. Sa inyo na, diretso na pala. Oo. Okay. So, tol, itong Ltopf magdok, kahit sino ba pwedeng kumuha? Basta hindi minor. Okay. 21 years old above, pwede. Ooh. So, dun sa Ltopf naman, nag-a-assist kami. So, message yun lang yung page or yung number dito na ilalagay mo. Para assist namin kayo sa pagkuha ng Ltopf. So, magkano ba inaabot tol yung Ltopf pag kumuha yung mga utol natin? Usually, yung Ltopf, 9,000. All in na yun. All in? Lahat-lahat na yung type 1. Oo. May mga type din siya? Type 1 hanggang 2 barel, type 2 hanggang 4 na barel, type 3 hanggang 10 barel. So sa dami? Sa dami siya. Oh. Sa dami. Yung mga type. Ang isang individual ba na, tol, diba, common individual, usually ba,
pwede siya kahit hanggang type 3 yung parang pwede naman. Kahit yung 10 yung baril na. Pwede naman. Oo talaga. Kaya yun. Siyempre, tanungin mo rin yung sarili mo muna, di ba? So, bakit ka kukuha ng Ltopf, saan mo gagamitin yung baril? So, kung halimbawa, mahilig ka mag-collect, mag-type 5 ka, pwede naman. Kasi pag type 5, unlimited na yun. Unlimited. Kahit ilang baril. Ah, kaya pala may mga utol tayo na mga nangongolekta ng baril. So, yes. Type 5 sila, unlimited. Uh-oh. Pero siyempre, i-check nyo rin yung budget nyo. Ha? Before kayo mag-type 5. Okay, so grabe pala. So, ibig sabihin pala, tol, pagpunta ng mga customer mo dito, automatic, pag may budget sila, kayo na pag-asikaso ng Ltopf. One-stop shop. Yun, na pinaka-the best word for that. One-stop shop po tayo dito sa Gunnery PH, mga tol. Kaya, mag-ready lang kayo ng budget nyo. Pinaka-affordable sa pinaka-mahal pero pinaka-quality naman dito as of now dito sa Gunnery PH at marami pa kayo pagpipili ang iba dito. Mabe mga tol, ang tindi ng mga pistol ni Utol dito pero syempre hindi lang pistol dito ang meron mga tol. Tol, pakita mo yung mahaba mo dyan! Tol, yung mahaba mo ba dyan yung mapakita? Bawal yan! Mahaba yung dito sa shop. Ayan! Ayan, so Tol, ano ba dito yung... Ayan, umpisa natin dito, Tol. Grabe. Ah, sige. Okay. Ito, Tol. Parang ito yung mga nakikita ko sa ano eh, sa Call of Duty. Tama, tama. Ano ba yan, Tol? Ano ba yan? So ito, ang Stud 9mm. PCC naman siya. Pistol carbine caliber. Yeah. So, pistol? Kasi ano siya, rifle siya. Oo. Then mahaba, di ba? Pero 9mm lang siya. Ah, 9mm. Okay. So ginagamit din siya competition or collecting guns. Yo. Napaka parang handy na ano to, tol, no? Mm. Na rifle. Na rifle. Handy, oh. Ito, tol, ano ba to? Medyo ito, big boy yan, ha? Pang ano to? Pang pelikula. Pang pelikula, ba? Promise! Cizay Evo. Uy! Ito yun. Pakaganda nito. Ito ba yung usually nakikita ko sa probinsya? Ano yung mga ganun? Hindi. Ano? Kay Jason Statham. Ito yung gamit niya. Cizay Evo. Pang... Nung nakipag-barilan siya kay ano? Nakipag-barilan siya kay The Rock. Ay, nalala! Sa Paseo De Carmona Cavite ba yun? Oo, yun. Uy! Grabe talaga! Pero kulay black. Kulay black. Kasi battleship gray. Ooh! Tapos parang na ano ba siya? Folding yan. Naku-fold siya? Naku-fold. Sige, nga tol. Paano ba? Ah, matibay pala, no? Uy. Bago pa kasi. Bago pa, kaya matigas pa yung button. Galing! Ayan siya. Oh mga tol! Isa sa mga ginagamit ng mga Hollywood. Yes. Kaya si Jason, si Utol. Jason Statham. Ayan, kumpare mo yun. Oh, yan si kumpare. Ha? Kita-kits tayo, ha? Kita-kits tayo. Inuman tayo pag-uwi mo. Ayan, so, mga tol, imagine nyo naman. Tignan nyo naman kung gaano kalapit to. Ang color, battleship gray. Oh, ito, battleship gray. Ang galing. Tapos yung butt niya ay... Folding. Ayun, no? Uy, grabe oh. Astig! At may sight siya mga tol. Sige, sipatin nyo. May optic siya. Ayun, may optic. So tol, grabe. Hindi lang pang kala ko, probinsyano eh. Pang Hollywood pala to. Hollywood. So ito naman yung Battle Arms. So, mahaba siya, pero 9mm lang din. Ah, galing! 9mm lang. Panlaro din to. Tol, parang napansin ko, meron mahabang baril, tapos meron maiki. Ano bang pagkakaiba nun? Sa competition kasi may division. May division nung maikse, nung short barrel, tsaka long barrel. Ah, so kung ano yung sasalihan mo? Kung ano yung sasalihan. Na doon sa competition. So grabe mga tol, tingnan nyo naman. No? Battle Arms. Grabe, ang haba ng tsaka barrel. Tsaka magaan, di ba? Oo, gaan. Grabe. So, 9mm din pala to. Kaya, pang-competition, mas mura yung bala. Oo. Tapos, ang ganda pa niya. Oh. Parang ano siya? Carbon. No? Carbon? Carbon fiber? Para gumaan. Yung hand guard niya is carbon fiber. Oh mga tol, pati yung bat niya na-extend din. May sight din mga tol. Yung optic niya.
Ito tol, ano ba to? Ano ba tong malaking yan? Ano to? AR-15. May 16 naman to. Ganda to. Angas! Ito ba tol, parang... pang ano na to ah? Ito yung pang malakasan ah. Malakasan yan. May di kulay pa. Ano to? Ito yung ginagoso mo nung pag... Ganyan talaga siya. Built gun. Na... pang ano, pang long range. Oh, from... made in USA din siya. Yes, oo. Oh, so, parang karamihan na ng barang baril nyo to, no? Made from USA or Europe, no? Karamihan sa kanyang pansin ko. Tsaka, laki ng... haba ng baril niya. Tsaka, ang long range. Oh. Ito to, ilang baril nito? M16 na to. M16 na yan. Tapos, may sight din siya. Usually ba to, itong mga rifle, may idea ka ba kung gaano kalayo inaabot niya? Yung usually na... katulad ito, may sight siya. Ito, pag M16, usually 2 kilometers kaya niya. Uy, grabe! Pero okay. Syempre, sa dulo ng 2 kilometers, medyo... yung bumababa na yun, ano? Pero yung 2 kilometers yun, grabe pala, no? Kahit nasa 2 kilometro yung babanatan mo, no? Na target, grabe, oh. Kailangan mo nun ng scope. Oh, mga tol, kahit nasa 2 kilometers ka pa, kaya-kaya nito. Ito, tol! Dito, yeah, dito sa mga nabanggit mo before tayo pumunta dito sa nakikita kong mga shop yan. Dito ba sa ano to? Ano yung pinakamahal asok daw na meron ba dito? Ayan! Eto! Oo. Uy, grabe pala yan, tol. Ito pala, hawak-hawak pala ngayon ang pinakamahal. Nagkakalaga ba to, tol, na magkano? $450. Oh my goodness! Ang mahal pala ng rifle! $450 to! Wow. Sobrang ganda kasi yan. Oh, sobrang premium parts yung nakakabit sa kanya. So, mapapansin mo, magaan siya. Oo, magaan. Tapos, basta maganda. All premium parts. Grabe, $450. Mga tol, make sure nyo kung may budget kayo. Etong mga ganitong klase, grabe, ang ganda. Worth naman ang quality talaga, oh. Yung mabibili nyo dito sa Gunnery PH. Ayan, so tol, salamat. So tol, baka pwede natin makita. Ayan ang mga utol natin. Itong matitindi na shotgun natin dyan. Mga... parang boga. Tama, boga. Bobugay. Ayan. Uy! Grabe. Grabe, oh. Parang ano rin to, eh. Oh. Pistolized shotgun. At Church Hill. Ano ba Church to? Church Hill. Ayan. Made in Turkey din yan. Ah, made in Turkey din to. So, ito, tol. Ano ba to? Isang kasa... puto? Yes, oo. Ang tawag dyan, pump action. Pump action, pag-pump mo siya, then puto. Ooh! Ah, wow! Astig! Parang ginamit din to ni ano ah, ni John Wick ah. Yung mga ganito, ano? Si Batista, mahinig dyan. Si Batista! Uy, film yun! Malaki. Oo, oh, ano? Galing, oh. Ito usually, di ba, yung mga ginagamit ng mga... mga security guard. Yes, And ito usually kasi sa bahay, sa pang security sa bahay, no? Kasi ito talaga, surebull ka dito. Halat yung bahay nito, to, tol, yes, no? Kaya yung ano, so, pump action na shotgun. So, tol, ano pagkakaiba nito? Ito medyo mahaba-haba ito, eh. Ito, semi-auto. Semi-auto. So, meaning, isang kasalang yan, dire-diretso na yung putok. Uy. Unlike nito, di ba? Kada putok mo, ikakasa mo. Oo. So, lagay mo yung bala dito. Ilan ang kaya, tol? Ito, mga 7 rounds to. 7 rounds? 7 rounds. Grabe, no? Wow! Laki pala na ito. Folding butt siya. Ah, nag-fold din siya. Napakita natin. Oo, yun, no? Semi-automatic. Yes, the shotgun. Oh, di ba? Hindi lang ang pistol pala may semi-automatic. Meron din ang shotgun. Tama. So, ito tol, parang competition din ba ito yung mga ganito? May mga competition ba na shotgun? Meron. Oh, pero mas mahaba yun. Mas mahaba. Talaga? Mas mahaba pa dito? Mas mahaba pa dyan. Grabe, parang nakabaan na ako dito. Mas mahaba pala dito. Grabe. Yung ginamit ni John Wick, di ba? Oh. Benelli, ganun. Benelli. Yung mga pang-competition na shotgun. Oh, ito, made in Turkey. So, European brand na naman. Mm-hmm. Ang tawag sa kanya ay? Toto? Akar Karatay. Ayan. So, ito, tol.
pag semi-automatic, mas maganda ba yung compared sa pump action? Depende rin kasi. So, sa competition ng shotgun, meron ding semi, meron ding pump. So para per category rin talaga, yes. Dapat alam niyo sa sarili. Ayan, so grabe mga tol, parang feeling ko ako si John Wick dito. Parang pibili ako ng barrel. Na makikipagbakbakan ako sa ganda ng barrel dito ni Utol. So last Utol, ano ba to tol? Parang pareho ni ano no, nitong mamahalin mo. Sniper siya no. Parang nakakatakot pero ito yung pinakamaliit na caliber. Bakit? 22. Ay, grabe. 22. 22 lang daw. 22 lang siya. Ang galing. Mini rifle ang tawag diyan. Pero hindi siya mukhang mini. No? Kasi may competition din yan. Ah, okay. Tsaka pananda niya tol, no? Tsaka at parang ganda nung sight niya, parang ang laki nung sight niya. Yung optic niya. Ooh, ang ganda. Tapos 22, mas maliit pa sa 9mm. Oo, oh, maliit lang 'yon. Manipis lang. Grabe 'o. Oh. This is made from US din mga tol. So pag tinignan ko, akala ko katulad siya nung ano, nung pinaka matindi ni Utol dito, yung ano nga tawag dito tol? LWRC. Ayun, rifle. Pero malakas pala maka ano to. Lakas mala. Maka black. Kala mo talagang matindihan yung pala 22 pala ang bala nito. Pati nga tol, ito tong mga Utol oh. Oh, para siyang akala mo laruan lang no? Sagaan. Kasi nga, 22 lang. So, ito tol, assume na ito ba mas mura to talaga? Mas mura yan. Mga 70,000 lang yan. Ito mga ganito. Pero, kung halimbawa, yan, sa mga utol natin na gustong bumili ng, or mag-start ng rifle, so, tol, ano ba yung pwede mong i-advise sa kanila? Ano yung pwede nilang magandang bili pag rifle naman? Okay. So, pag rifle, saan mo ba gagamitin? Kung halimbawa, ano lang, yung gusto nila sa mga competition. So, ganyan. Sa competition, dalawang division. It's either mini rifle, yung 22 caliber, or yung 9mm, yung PCC. So, pwede pala, kahit mag-start pala sa, sila sa 70,000 na rifle, pwede na sila makapag-start sa competition. Yes, oo. Tsaka yung ganito, tol, magkano ba nagkakahalaga yung ganyan, tol? 9mm naman yan. Itong 9mm, ang unit price niyan, 190,000. Ooh, 190,000. Pero grabe yung quality nga nito. Compared dito. Pero ito pala, at least mga tol, sa 70,000, pwede ka na makapag-start ng competition. Diba? Tama. Paano naman tol, kung halimbawa, yung mga utol natin, gusto lang nilang, ano, siguro parang for safety lang ng, sa mga bahay nila. Tama. Collection, collection tapos, yes. Self-defense sa bahay. Self-defense. Ito, ganito. Na 9mm na maiksi. Maiksi siya. Oo. Bakit tol? Bakit? So, pwede rin i-permit to carry to. Ah, talaga? Pwede rin i-permit to carry. So, kung sa sasakyan mo, maliit pa rin siya. Diba? At saka sa bahay, madaling itago. Tapos high capacity. High capacity siya. Okay to. Ilan lang kaya dito tol? Ang haba naman kasi, no? Ngayon, parang ngayon ko na napansin. 33. 33 rounds. Grabe, 33 rounds. Mm-hmm. Ito tol, kasi 'di ba usually sa mga ano sa mga palabas, 'di ba? Para unlimited yung bala, 'di ba? Ito ba usually, yung mga ganitong rifle, ilan talaga ang capacity lang kadalasan na laman? Yung ordinary magazine na ganyan, mga 30 rounds. 30 rounds na pala talaga. Mm-hmm. Okay, tapos yung mga ganyang high power, ganun din, 30. Ayun, so mga tol ha, hindi unlimited yung bala sa mga movies. Hanggang 30 lang. kaya maganda yung movie ni John Wick. Kasi ginawa niyang reality. Nag-change mag siya. Tila mo si Utol, napansin niya yun. Kasi talaga siya, sanay siya sa baril. Tsaka si Direk Coco Martin. Ayun! Nag-ano na rin siya, nag-change mag na rin siya sa mga palabas niya. Ayun. Kaya Direk Coco, the best ka. Ayun, yung mga balaso. Yung si Utol natin, Utol, Direk Coco. So, si Direk Coco ba, ano na ba may, nakakuha ba siya ng baril sa'yo, Tol? Collector din si pare. Talaga? So, napakabait na tao. Wow! Kaibigan din natin. Collector pala siya ng mga baril. Ano yung usually kinokollect ni
ni Utol Jo o Martin. Mga ano, pistol din. Mga pistol din. Mga rare na pistol. Wow, eh, sigurado mamahalin yan. Sino pa mga ano natin sila, to? No, sila, no? Sila, Soto. Ah, talaga? Collector din sila? May baril lang din. Si Utol Sam ba? Si Utol Sam? Wala si Sam, oh. Baril din si Sam. Ah, talaga. Ayan, Utol Sam. Ayan, meron pala na mga collector na rin ata yun. Si Utol. Ayan, so, Tol, grabe yung matitindi yung mga baril mo dito. So, pwede ba natin pakita sa mga utol natin yung mga itsura ng mga bala dito? Iba-ibang klase mga tol eh, oh. Titindi, oh. Ipakompleto itong mga bala na to. Meron pang mga wala dito, pero yan yung mga bala ng mga tinignan natin ba rin. Nasaan ba dyan, Tol, yung 9mm? Yan, start natin, tingnan natin. For example ito, yung 9mm na hollow point. Hollow point? Oh, may ganun pa palang mga, ano, klase. Ito naman yung full metal. Oh. So, siguro Tol, dahil sa tip niya nagkaiba, no? Hollow point. Hollow point. Versus dito, sa ano? Ano bang ginagawa nitong hollow point, Tol? Itong hollow point, bumubuka siya. So pag tama niya sa item, pag tumama siya, medyo nag-scatter siya. Sumasabog siya. Ooh. Hindi siya sabog, lalapad siya. Ah, lumalapad siya. Compare dito. Ito penetrating lang 'yan. Ano tawag dito, Tol? Full metal. Full metal. Full metal jacket tsaka hollow point. Ooh, asan dyan, Tol, naman yung 22? Yeah, pakita natin. Yung 22, ito naman siya. Ay, grabe, no? Sobrang late niya. Yung 22. Grabe, oh. Mga tol, tignan nyo, oh. Oh. Alam mo, laruan lang. Lolo nila, lolo. Oh. Sa'yo yung lolo nila. Yeah. Shotgun. Tol, ba't may magkaibang kulay? May diferensya ba yan? Meron, no. May different ano ba yan? Meron. Itong pula, ito yung back shot. Yung back shot, mas malalaki yung bulitas niya sa loob. Oh. Itong mga ganito na kulay blue, mga bird shot, mga pino, parang mga paminta. Ah. Ang ano niya. So mas madaming ikakalat to pag sumabog pag sumabog yung baril yung bala na to, no? Yes. So ito medyo mas malaki-laki mas yung niya, o parang paminta, grabe. Ito to, ano to, but medyo malaki-laki. Ano 45. Yun? Ah, sa 45. Yan ba yung mga pinapakita ng ano, yung mga sa mga pulis na, no, mga 45 ganito. Yeah. Ah. Alam ko dati, Tol. Magkapareho lang yung 9mm sa 45. Magkaiba pala. Ganun pala. Tol, parang napansin ko, may mga parang walang laman. Empty shells. So, yung empty shells, ginagamit yan sa, nire-reload natin yan. Yun yung ginagamit sa competition. Wow! So, wait, mas... Ano pala? Pwede pala yun? Oo. Pwede palang lagyan ulit? So, kayo rin nag kami rin ang nagre-reload. Ah, talaga? Para nilabot nun, halimbawa, ito katulad ito. So, yan, ang shells, parang mga 8 pesos lang ang shells. Ah, talaga? So, bakit, ba't kailangan, ano, Tol? Ba't kailangan i-reload. Para specific yung karga ng bala, para sa laro, para sa competition. Ah, may ganun bala. Yes. Hindi lang kasi, basa-basa. For example, itong mga to, mga factory load yan. Mm-hmm. Dahil factory load yan, malakas yan. Okay. So, nagre-reload tayo, para maging specific yung gusto nating lakas, yung kailangan nating lakas na bala para dun sa competition. Grabe pala, no? Hindi na pala basta-basta. Yes. Akala ko basta may bala ka, lagay ka lang. Yung pala yung may specific din na power. Power. Oo, na kailangan yung bala para dun sa baril mo, para mas maganda yung performance mo. Yes. Dun sa competition. Grabe pala mga pa. Ang dami natin natututunan dito kay Utol Luis. So dito pala si Utol, may mga iba't iba din mga accessories. Ayan, so may mga butt din ang baril, may mga holster. Yes. Ayan, and ito, meron pa dito si Utol ng mga jacket at mga shirts, Gunnery PH shirts. Uy, may nilagayan din ng mga ano, bala. Bala, baril. Oo. Dry box. Oo, dati, no, Tol, alam ko yung mga ganyan, yung mga bakal-bakal eh. Yung mga usin na lang yung mga dati, no. So ngayon, ganyan na pala ngayon, mas bago na. So, ito ba, Tol, ibig sabihin ba kasi parang, alam mo yun, yung dati kasi pag sinabi kasing may ano may stigma kasi na pag may baril ka, parang delikado, ganito. So ano ba yung kagandahan ngayon na katulad nito pag gumawa sila ng baril sa'yo na proper way o pagkuha ng baril at syempre proper din yung pagte-take care nila, pag-aalaga nila sa baril nila. Ano yung pwede nyo i-share sa mga utol natin dyan na gusto gumawa ng baril? So, pag kukuha ka ng baril kasi, usually, di ba,
yung stigma nga na pag may baril mayabang, okay. Pag may baril nakakatakot, oh, delikado, ganyan. Ano eh, uneducated about guns. Yun. So maganda, manood muna kayo ng vlog ni Utol Jo. Yeah. Bakit ka bibili ng baril, tsaka para saan yung baril. At educate mo rin yung sarili mo tungkol dun sa baril. Kasi napakasarap magbaril, napakasarap maglaro ng baril. Dapat basta sa tamang lugar. So, sa tamang lugar at alam mo kung paano at kung saan gagamitin yung baril na bibilin mo kung hindi mo lang naman siya kukolekta. Kaya so mga tol, imagine nyo mga tol, eto si Utol Luis, ganyan-ganyan lang yan. Pero ang dami ng trophy niya mga tol. Ni-invite ko kayo na pumunta rito or mag-inquire din sa page, Gunnery PH, Facebook page. Kung may mga tanong kayo or kung anong assistance ang kailangan nyo, message nyo lang kami. Yan, sabi nga ni Utol Luis dito, bisita na kayo dito sa Gunnery PH dito sa Paseo De Carmona. At kung napanood nyo itong vlog na ito mga tol, sabihin nyo lang napanood nyo ang vlog ni Utol Jo Alano at magkakaroon kayo mga tol ng freebies pag nag-avail kayo ng baril at accessories here sa Gunnery PH. Mga tol, once again, one-stop shop dito na sa gun store na to. Matututo na kayo at matuturuan pa kayo ng pag-aalaga at pagiging responsible gun owner. Kaya mga tol, bisitahin nyo na sila dito sa Paseo De Carmona. Pag-exit lang ng SLX, mga tol, yes. Napakadaling puntahan. At ito yun si Utol Luis at yung mga nagbabantay dito, napakababae. Tuturuan kayo at i-accommodate kayo dito mga tol. Kaya mga tol, before matapos yung vlog natin na to, please like, share, subscribe kayo sa aking channel, Utol Jo Alano, at yung aking FB page, Utol Jo Alano. So mga tol, alam nyo na yan! Tol, ano yun? I'm out!